drama ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa bisa ng isang warrant dinala sa NBI Cybercrime Division ang negosyante si Francis Leo Marcos. 2018 nang ilabas ng Baguio City RTC ang warrant dahil umano sa paglabag sa optometry law ni Marcos kaugnay sa kanyang mga optical mission. Dinimanda ko tayo ng mga optical clinic sa Baguio dahil sila ko'y walang kinikita at tayo'y nagbibigay ng libreng salamin sa mga tao. 2010 pa ho yan. Bakit daw kayo kinasuhan, sir? Wala nga ho silang kinikita. Ayon sa nagre-reklamo, pinalabas ni Francis Leo na nag-donate siya ng pera sa kawang gawa kahit hindi naman totoo. Kabado ako na as in iba yung pakiramdam ko. Kasi, dream mo 10 million yun, binabanggit niya. Diba? Mayroon tayong BIR. Diba? So, ibang klase. Lumutang naman ang isang complainant. Ayon sa kanya, ginagamit lang ng negosyante ang pangalang Marcos para makapanloko. Why are you using the Marcos, man? I am a Marcos. My name is a Marcos. I am a Marcos. Then if you have a problem for me being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. Giit naman ni Marcos, pinag-iinitan siya dahil sa kanyang mayaman challenge, kung saan hinahamon niya ang mga mayayaman na tumulong sa may hirap na tulad daw ng ginagawa. Iniimbestigahan naman ang NBI ang totoong pagkatao ni Marcos bukod sa umano'y panloloko at paggamit ng iba-ibang pangalan. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before. Para sa ating mga kababayan, huwag po kayo mag-alala kung ano man po ang nangyayari sa atin ngayon ay hindi po ito makakapigil sa paggawa natin ng kabutihan. Uulitin ko po, hindi po ako namumulitin ka rito kaya huwag na kayo mag-ano sa akin na baka ako'y tumakbo, hindi ho. Kulong si Marcos matapos lumabas ang iba pang warrant laban sa kanya tulad ng human trafficking na walang piyansa.